Ilalim nun, merong yung halal, balal. So we were very excited in learning the words of God's God. And pagkayari nun, siyempre mga bata kami, may chicha yun, libre. May sandwich yun, kanalala ko bigla. But anyway, thank you and you're very right. President and CEO Emmanuel Herbosa, that this is the day. You know, kung mayroong mga, marami naman taga-Tondo rito, ano? Dito sana ang kapag dinerecho mo itong arte, ano? Dere-dere-dere-dere-dere. Hanggang doon sa Pier 8. Ano yan, eh? Iskanyo, 18, 16, 14, 12, G's, 8. Paglagpas mo ng Moriones Gate, meron doon kanto ng Babuhay Street, Tuason. Yun yung mahabang squatter nung araw. Nung araw talagang pangarap na pangarap ko yung bliss. Nung araw kasi may bliss sa Maynila. Nung panahon na nila Ferdinand, President Ferdinand E. Marcos. At meron tinatawag na model community. Yan yung makikita nyo pa rin ngayon. At dyan sa may C.P. Garcia. Dyan sa may Pacheco. Yung mga community na yun. Yun yung model community. At sa tapat ng Tondo High School. At sa Del Pan. Tapat ng Bliss. Yung sa likod ng Gat Andres Bonifacio Hospital. Dahil yung Gat Andres Bonifacio Hospital, ano yung park ng araw at tulungan center. Then kami, siyempre, squatter. Alam mo naman, asyendero po kami, Mr. Herbosa. Opo. Asyendero kami dahil saan ka nakakita? Pag nakakita kami ng lupa, tinutulusan lang namin. Those were the days. That's why, nangarap ang tatay at nanay ko talaga na magkaroon ng sariling amin. Sabi ng nanay ko, kailangan daw magkabahay kami. Dahil kahit papano, umulat, bumagyo, may masisilungan ka. Aso nga, naghanap ng masisilungan. Tao pa kaya. And today, and you are right, this is the day that the Lord has made simply because those dreams of ours na hindi namin nakamit. Eh nabigyan naman ako ng pagkataon na makamit para makamit ng ibang batang Maynila dito sa aming lungsod. We'll give back dignity to the people. Hindi ko kayo mapapayaman, mga taga-Tondo na nandito. I think walang gobyerno ang kaya magsabing papayamanin ko kayo. Nambobola po yun. Pero ang gobyerno may kakayanan pataasin ang antas ng pamumuhay ng tao. Ang gobyerno kayang ibigay, ibalik ang dignidad sa pamumuhay ng isang mahirap. Na lagi kong pinaalala sa inyo, di ba ni tayong mahirap? Huwag tayong maging dugyot. Di ba ni tayong mahirap? Huwag tayong mawala ng pag-asa. Mangarap tayo. Magsikap tayo. At ito, Mr. Herbosa, sampu ng iyong mga kasama, Executive Vice President Jose Gabino de Mayuga, Senior Vice President Madeline Aldana, First Vice President Rox Morales, at sa inyong pang mga kasamaan, ito po yung pera ninyo. Ito yung pinagkatiwala ng kami. Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, Hospital ng Maynila, at yung aming Manila Zoo. Can you imagine na lahat ng 5 bilyon ninyo ang nakinabang directly, tao.
And then today, thank you. Bagamat ang Maynila, ay ito yung mga technical person nandito. I'm pretty sure. Ang Maynila, napakahirap pautangin. Opo, kung sa totoo lamang, kung bangko lang, malakas naman loob nitong DBP sa amin eh. Opo, e bagay namin pinagpapasalamat, bagamat adverse ang financial situation in terms of audit report ng Maynila bago po naging alkalde, o siya namang ipinagkatiwala ng DBP sa atin. Kaya pinipilit nating sinupin. Hindi natin ipinapariwara. Gusto natin maging tangible ang balik sa tao. Kaya itong araw na ito, hindi po nakontento ang DBP. Bukod sa pinagkatiwalaan nila tayo ng 5 bilyon, ngayong araw na ito, pagkakatiwalaan naman nila tayo ng 10 bilyong piso. It only proves the character of the city is reborn. Ano man ang mga nangyari sa nagdaan, ang mahalaga, yun ay maging gabay na lamang natin o tayo to move on. 10 bilyon na kusan ni si COIS, si Treasurer, o iba pa na ang mga kasama ay hindi makikinabang, kundi magiging kapakinabangan ng bawat batang Maynila sa buong Maynila. Sapagkat sa 10 bilyon na yan, hanggang dulo, singkong duling, mapupunta sa pagawaing bayan na siyang pakikinabangan direkta ng tao pang matagalan. Magtatatag tayo muli ng tatlo pang malalaking in-city vertical housing program sa lungsod ng Maynila. Upang mabigyan ng pagkakataon, una, ang mga squatter na katulad ko. Pangalawa, ang mga nangungupahan katulad ko. Hindi lang siya para sa mahirap, sa dilang mahirap, kundi pati na rin yung mga pamilyang buong buhay nila, nangungupahan na lamang sila. Mabibigyan sila ng pagkakataon na magkaroon ng disenteng espasyo na magiging panatag ang pamumuhay nila habang pinalalaki nila ang kanilang mga anak. This in-city vertical housing program is not my idea alone. Nangopya lang ako. Opo, ginawa ito ni Lee Kuan Yew sa Singapore. Ang Singapore ng dekada 60, mukhang bangkusayan at tundo noong araw. Kung ano naamoy nyo ngayon, ganyan ang amoy ng Singapore. But with consistency, persistency, and believing that housing is an urgent matter to be addressed by the state, decent housing, not only yung mema lang, may magawa lang, na para bang bahay ng kalapati lang, pero decent housing. 2020, today, 2021, ni isa walang squatter sa Singapore. If Singapore did it, we can do it. If Lee Kuan Yew did it, we can do it. Nasimulan niya, natapos niya. Sisimulan natin, hindi tayo titigil hanggat may squatter sa buong Maynila. Mamumuhunan kami sa inyo. Tao muna, bagong kalsada. Yan ang pulisiya. Yan ang alay sa inyo. Yan ang handog sa inyo ng batang Maynila. Muli sa mga nagtatrabaho rito, maraming salamat sa inyo.
kahit pandemic, pumasok kayo. Maalala ninyo, nag-isuyo ako. Sabi ko nga, tirahin nyo na. Tirahin nyo na. Dahil lang nga madali tayo. Tingnan nyo yung building sa bandang kanan. Tingnan ninyo. Huwag naman loobin ng Diyos. Magka-dilubyo. Gumalaw ang mundo. Nasa panganib ang pamumuhay nila sa araw-araw. And we must act fast. Because they are the ones going to benefit from it. To this. Kaya sa mga maso, palero, welder, taga-tupi, o kung ano naman, ang naging bahagi ninyo sa pagkakatatag ng building na ito. Maraming salamat sa lahat ng manggagawa na nandito. Huwag kayong titigil. Malayo pa. 15 story. Pero at least, ngayon, ang mataas na bahagi na sa Tondo. Kung nung araw, ang mataas na bahagi ay Smoky Mountain. Ngayon, ang mataas na bahagi dito sa Tondo ay ang Tondominium na pag-asa ng bawat isa. Thank you. At may awa ang Diyos. Walang bibitaw. Makakaraos din tayo. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapag. Manila! Rutgers! Maraming salamat po aming minamahal na Alcalde Francisco Isko Moreno Dumagoso. At bilang pagpapatuloy po to formally seal the partnership between the DBP and the City Government of Manila, we shall now witness the signing of the 10 billion pesos omnibus term loan facility. The loan agreement will be signed by the Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, Manila City Government Chief of Staff Cesar B. Chavez, DBP President and CEO Emmanuel G. Herbosa, DBP Development Lending Sector Head EVP Jose Gabino L. Dimayuga, DBP SVP Madeline F. Aldana, and DBP Public Sector Department Head First Vice President Rox Morales. We also have the DBP managers, Mr. Mark Alfen Loria and Ma'am Elsa Alonzo, and Ms. Jonaline Cerofijos. At pagkatapos po ng MOA signing, diretso po tayo for the photo ops, and meron po tayong press con bago po umakyat ang ating mga bisita for the tour. Akitin po nila yung pong ilang units po na nagawa na po sa taas. Model unit po. Again, we have our city treasurer. Palakpakan po natin, Ma'am Jasmine Talehon. Our Manila City Engineer Sir Armand Andres, and Attorney Chris Fernandez, our Chairperson of City Housing Investment Committee, our Director of Urban Settlement Office, Director Alex Rosete, and Manila City Architect Pepito Balmoris, our City Electrician. Yes, sir.